Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong laban ng AP Bren at itong koponan ng Eco PH na kung saan kapatid nakatunghay nga tayo ng umaatikabong bakbakan na naman dito nga sa Pinas dahil syempre ang dalawang koponan nga na yan ay wala pa rin talo hanggang ngayon at dumating na nga sa punto na magkakaroon na nga ng talo ang isa sa kanila at ito nga kapatid ay ang koponan ng Eco PH. Tama nga ang naging prediction ko na ang score dito ay 2-1 dahil syempre makakapalag nga ang isa sa mga ito. Syempre hindi naman magpapat 2-0 itong koponan ng Eco, ganun din naman itong koponan ng AP Bren. Sa game 1 nga kapatid, sa unang bahagi nga ng laban ay nakalamang itong koponan ng Eco PH pero paunti-unti nakukuha na rin ng AP Bren ang kalamangan hanggang sila na nga ang nanalo rito. Tinipihan pa nga sa mukha ang mga miyembro nitong ang Eco PH kapatid na kung saan pinapakita lamang ng AP Bren na sobrang dominating nila pagdating nga dito sa MPL PH. Kaya naman na hanggang ngayon ay wala pa rin talagang talo ang mga ito. At syempre pagsapit naman ng game 2 kapatid, kung gaano nga lumamang itong koponan ng AP Bren, ganun naman ang nilamang nitong koponan ng Eco PH na kung saan sobrang ganda naman ng kanilang ipinakita na nagpahirap nga dito sa koponan ng AP Bren. Pero syempre hindi nga madaling nakuha ng Eco PH ang panalong iyon dahil sa katunayan pa nga nito kapatid, kamuntikan pa nga makambakan ang mga ito. Buti na lamang at nandito nga itong si Sanji na pumutol nga sa momentum ng AP Bren. Kung sakaling naubos nga ang miyembro ng Eco PH kapatid, malamang sa malamang 2-0 nga ang naging score dahil syempre nasa TikTok timer na rin ang nangyari na yon dito nga sa game 2. Buti na lamang at napatay nga ni Sanji ang ilan sa mga miyembro ng AP Bren kaya naman nanalo pa nga sila sa dulo. Pero pagsapit nga ng game 3, ibahin nga natin ang usapan kapatid dahil syempre hindi man lang pinabasag ng tower itong ang mga miyembro ng Eco PH. Sobrang dominating nga nitong AP Bren at kung titingnan ito talaga yung tunay na laruan ng Bren kaya naman nahirapan nga itong Eco na manalo sa laban. At dito nga kapatid ay hindi talaga umubra itong ang si Kyle TC dito nga kay Kyle TC. Well hindi naman yan 1 versus 1 kundi 5 man versus 5 man nga yan kapatid. Di hamak na mas maganda ang chemistry ng AP Bren ngayon kaya natalo nga itong koponan ng Eco PH. Pero syempre pride pa rin niya ni Kyle TC at Kyle TC na maglaban nga ang dalawang yan. Sa tingin ko nga kapatid, yung dalawang yan ang magtatapat talaga dito nga sa Grand Finals kung matatalo nga ng AP Bren at Eco PH itong mga koponan ng RSG PH, Onyx PH at itong Blacklist International na nakikita ko rin na posible nga na umabot sa Grand Finals. Hindi rin biro yung ipinapakita nitong koponan ng RSG PH kapatid na kung saan nagkakaroon na nga ng momentum ang koponan na ito. At kung ating ang matatandaan kapatid, binalagbag nga ng RSG PH itong AP Bren sa rank game at dito mo talaga masasabi na sobrang batak na batak ngayon nitong RSG PH. At syempre nandito rin itong koponan ng Onyx PH na kinabibilangan nga ni Kelra na sa ngayon ay nakukuha na rin nila ang kanilang momentum bilang isang koponan. Totoo nga talaga kapatid na sila nga yung tinatawag na Dark Horse ngayon at tinatawag ding Super Team dahil nagsanib pwersa na nga itong si King Kong at Kelra para mangibabaw nga dito sa MPL PH. Pero syempre hindi nga magiging madali ang kanilang pangingibabaw dahil nandito nga ang koponan nila Carl TC at itong ngang AP Bren. At syempre itong koponan ng Blacklist International, alam naman natin na ang Blacklist nga kapatid sa mga unang yugto ng regular season ay nagkakandaleche-leche pa nga ang kanilang laro
Pero habang papalapit na nga ng papalapit ang playoffs, dito nga lumalabas ang tunay na lakas ng Blacklist International. Kaya masasabi natin na pwede rin na pumasok ang Blacklist dito nga sa Grand Finals. Yung tatlong koponan ang kailangang talunin ng AP Bren at Echo para sila nga ang magtapat dito nga sa Grand Finals at kalaunay maging representative nga natin sa MSC 2024. Kung ang dalawang koponan nga na yan kapatid ang makakapasok dito sa MSC, abay finish na. Dahil syempre alam na nga talaga agad natin na Pinas na naman ang magkakampyon. Sa madaling salita kapatid, nasa mabuting kamay nga tayo dahil kayang-kaya nga natin makuha ang kampyonato sa MSC na minsan nangang nakuha sa atin ng Onyx Esports. Dahil syempre nakuha lamang nila Kyrie yung bagay na yan, lalo na't assassin meta pa nga ang nauso nun. Bukod dun, wala ngang lower bracket. Ang lower bracket na kung saan dito nga malalakas ang mga koponan dito sa Pinas. Kaya naman ngayon, malaki yung chance natin na magkampyon. At kung matutuloy nga ang rumor na bawal nga ang import na maglaro sa MSC, tapos talaga itong mga Indo teams. Indo teams lang naman yung makakalaban talaga natin dyan. Kahit na nakakapalag-palag nga ang ibang region nung nakaraan kapatid, alam natin na sa dulo PH versus Indo yan. O di kaya'y PH versus PH nga ito sa Grand Final. Yan nga kapatid ang isa talaga sa ating aabangan. Sa ngayon nga ay mag-focus na lamang muna tayo dito nga sa malupit na laban sa MPL PH na kung saan sa sobrang lupit nga natin kapatid, marami nga ang nagsasabi na di umano sobrang boring daw na manood dito nga sa MPL PH. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid ay may mensahe nga itong si Flop TC sa mga nagsasabi na boring ang MPL PH, at narito nga ang kanyang masasabi. Kung sinabi nilang boring yung MPL sa Pilipinas, mas magiging boring pag naging kalaban namin sila. Na kung saan totoo nga naman talaga yan kapatid, dahil syempre yung mainit na laban nga sa mga international turna ay pag nagtapat na nga itong PH versus PH sa Grand Finals. Na kung saan ipinagkukumpara kasi ito ngang mga Indo teams dito nga sa mga PH teams, dahil dito nga sa MPL Indo sobrang solid daw di umano ng galawan ng mga players, na kung saan hindi nga nauubusan ng clash ang mga ito. Bardagulan kasi ang meta doon, kaya naman bitin talaga ang mga Indo teams kapag objectives na ang pinag-uusapan. Sa Indonesia kasi kapag nakakita ng pagkakataon na pwedeng mag-clash ay may clash nga na mangyayari. Samantalang dito nga sa MPL PH hindi nga basta-basta clash, kumbaga may nagka-clash nga pero may kumukuha nga ng objectives. Ganyan nga kalupit ang galawan ng Pinas. Kaya naman hindi mo talaga maipagkakaila na ang pinakamalakas talaga sa larangan ng MLBB ay ang Pilipinas. Hindi naman boring yung matutungang maghintay sa tamang pagkakataon pagdating nga dito sa clash. Hindi yung clash ng clash kayo tapos bandang huli lugi pa kayo. Kaya marami nga sa Indo kapatid ang pagkakataon na kahit gaano pa kalaki ang kalamangan, sa isang pagkakamali lang sa clash ay nababaliktad nga ang bapor ng mga ito. Dito sa Pinas, pautakan, hindi yung sapak lang ng sapak. Kumbaga bawat galaw nga dito sa Pinas ay pinag-iisipan talaga. At yan nga talaga kapatid ang kulang sa mga Indo teams. Hindi mo masasabi na maganda ang isang laro sa MPL kapatid kapag umpisa pa lang ay puro clash na. Iba pa rin talaga kapag objectives nga ang pinanghawakan mo sa mga laban. Kaya sa mga nagkasabing boring nga itong MPL PH, nakagaya nga ng sinasabi ni Pwede Chicken na miyembro ng BTK, ay kunin muna nila ang kampyonato dito nga sa International Tournament ng MLBB. Hindi nga nila matalo
talo-talo ang Pinas tapos sasabihin pa nilang boring ang MPLPH? Baka naman buryong-buryo na nga ang ibang region dahil hindi na nga nila makuha-kuha ang mga kampiyonato dito sa Pinas na ilang taon na ring pinangaharian nga ng mga Pinoy pagdating nga sa MLBB. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat.